o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Nagsimula ang series sa ating bida na si Itami Yuji. Adik ito sa paglalaro ng computer games at feeling niya ay siya talaga ang naglalaro na lumalaban sa mga halimaw. Natalo siya sa kanyang laro kaya napamura na lang siya ng bobo. Dahil nakatingin sa CP habang naglalakad ay natamba ang Makong. Saka bigla siyang nakakita ng ilang mga karakter na nakikipaglaban. Ngunit malikmata lang pala niya ito. Ngunit sa labas ay biglang may lumabas na mga dragon at halimaw at mga mandirigmang Roman. Inatake nila ang mga kawawang tao na naglalakad lang naman. Nakita rin ni Itami ang nangyayari kaya mabilis siyang tumakbo palabas. May nakita siyang chicks na agad niyang nilapitan pero takot sa kanya. May mga pulis na Hapones na binabaril ang mga kalaban pero di sila kasing husay ni Cardo. Isang Roman soldier ang binalak patayin ng pulis pero bigla itong pinatay ng bida. Sa kanya inutusan ang mga pulis kung anong dapat gawin. Ayaw maniwala ng mga pulis sa kanya pero nang makatanggap sila ng tawag ay sinunod nila ang balak ng bida. Patuloy pa rin ang pag-atake ng mga halimaw sa mga tao. Kaya pinag-evacuate nila ang mga ito at dumating ang mas marami pang pulis. Pinakita ang mga Roman soldiers na dumating sa mundo at nagulat daw sila dahil halos ganito rin ang pinanggalingan nila. Habang naghihintay ang mga pulis ng pag-atake ng kalaban ay dumating ang army chopper at pinatay ang ilang dragon. At mga tangke na pinagraratrat ang mga Roman soldiers at halimaw na naka-formation at mabilis silang namatay. Kaya naligtas ang mga sibilyan at tinulungan pa niya ang isang bata. Pagkalipas ng ilang araw ay napromote ang bida sa pagiging first lieutenant. Dahil ang totoo ay second lieutenant pala siya na mukha lang adik sa ML. Siya kasi ang nagplano sa pagkakaligtas ng mga sibilyan. May naging kakilala ang bida na si Kurata na ayaw niya noong una. Pero nang nasabi nitong nakita niya ang mga mangga na nais makita noon ni Yuji ay biglang naging parang bakla ang bida na niyayakap si Hirata. Kaya ito naman ang lumalayo sa bida. Nagdesisyon ang gobyerno ng Japan na puntahan nila at arestuhin ang mastermind ng mga Roman soldier at mga halimaw na umatake sa kanila. Sinuportahan din sila ng Amerika at ibibigay daw ang lahat nilang kailangang gamit pang militar. Kaya nagtipon ang ilang mga sundalo kasama ang bida, at may mga tangke sila at pumasok sila sa gate patungo sa mundo ng mga kakaibang nilalang. Diretso lang ang pag-abante ng mga tangke hanggang marating nila ang kabilang bahagi. At doon ay nakakita sila ng grupo ng mga kalaban. Samantala ay nag-meeting naman ang mga opisyal ng Empire. Ayaw sana ng senator na si Castle na labanan nila ang mga sundalo ng Japan. Pero sinabi ni Augustus na lalakas pang lalo ang empire nila kapag nagtipon ang lahat nilang nasasakupan. Nakatanggap ng utos si Duran at ang iba pang mga leader na nasasakupan ng empire na atakehin nila ang grupo ni na Yuji. Nag-uunahan pa ang mga ito para maging spearhead ng pag-atake. Ngunit kinabukasan ng umatake sila ay naubos silang lahat dahil sa missile ng makabagong army. Kaya nagulat ang leader na si Duran sa nasaksihang pagkamatay ng lahat ng iba pang grupo. Sa unang pag-atake ay 10,000 ang namatay at sa pangalawang pag-atake ay 40,000. Nawawala na sila ng moral. Pero sinabi ni Duran na samantalahin nila ang kadiliman ng gabi sa pag-atake. Ginawa nga nila ito ngunit nagpalipad ng flare ang makabagong army kaya nakita silang lahat sa dilim. Ganun pa man ay matapang pa rin na pinangunahan ni Duran ang pag-atake. Pero lahat ng mga kasama niya ay pinagbobomba ng makabagong armas ng tao. Nahagip ng barbed wire ang kabayo ni Duran kaya siya natamba. Pinaligiran at nagtago ang mga mandirigma sa kanilang mga panangga. Pero kulang ang tibay nito dahil niretrat lang sila ng bala. Mag-isa lang ni Duran na natira at nagawa pang makapagpalipad ng pana. Pero kinanyan siya at nakarne ang katawan. Naiinis naman si Yuji dahil anong klase daw na bansa ang kalaban nila na nagpapadala ng mga namamatay na sundalo. Galit na pinuntahan ni Pina Colada ang amang hari na si Augustus dahil nababahala ito sa pagkaubos ng kanilang mga kasama. Kaya inutusan siya ng hari na dalhin ang mga knights nito at alamin ang kapasidad ng mga kalaban. Samantala ay inutusan din si Yuji para sa reconnaissance mission. Binigyan siya ng pleton na pamumunuan para gawin ito at mabilis nga silang lumabas para gawin ang mission. Nagpunta sila sa malapit na bayan at kinausap ang mga tao. Sa sasakyan ay naboboring daw si Kurata dahil wala siyang nakitang sexy na catwoman o magandang witch. Kaya kumanta na lang sila. Nakaabot sila sa isang ilog at pagsapit ng gabi ay nakita nila ang paglawak ng apoy sa kanilang hinaharap. Nakita nila ang isang dragon na siyang dahilan ng pagkasunog ng gubat. Saka pinaalala ni Yuji ang sinabi ng mga nakausap nilang sibilyan na may nakatira doon na mga tao. Kinabukasan ay nakumpirma nga nila nang magpunta sila sa lugar na nasunog, na maraming mga tao ang namatay dahil sa pag-atake ng dragon. May nakita silang balon na hindi bahay ni Sadako.
at nang silipin nila sa loob ay may nakita silang sexy na elf na walang malay. Niligtas nila ito palabas ng balon at nagulat sila nang mapagtanto na malaki ang tenga nito. Excited si Kurata dahil nakakita na daw siya ng magandang elf na sexy pa. Bumalik sila pabalik ng base. At sa daan ay binalitan nila sa mga sibilyan ang kanilang nasaksihan. Saka pinakita nila ang elf pero hindi daw nila ito pwedeng alagaan. Dahil maging sila ay kailangang umalis dahil siguradong sila daw ang isusunod na aatakehin ng dragon. Ipinakita naman ang magmaster na sina Lelina at ng matandang Kato. Marami silang dala kaya hindi mahila ng kabayo ang kariton kaya gumamit sila ng magic. Na-stock sila sa daan dahil sa naaksidenteng bata. Nilapitan ito ni Lelina at nakita din sinusubukang iligtas ang bata. Nag-alboroto ang kabayo at muntik apakan si Lelina kaya binaril ito ng isa pang sundalo. Nalaman ng mga sundalo na kaya pala walang proteksyon ang mga tao doon dahil lahat ng mandirigma ay kasama sa mga pinatay nila. May grupo ng mga magnanakaw na nagkakamping habang nagbabalak ng masama. Pero isang babae ang lumitaw at pinatay ang boss nila. Ito daw si Rory Mercury na isang demigod. Natakot ang mga lalaki na tumakbo, pero masaya silang pinagpapatay ng psychotic na babae gamit ang karit nito. Tinulungan ng mga sundalo ang mga sibilyan kahit na hindi nila alam kung saan sila pupunta. May pamilyang nasiraan ng karwahe kaya sinabihan silang kunin na lang ang kayang buhatin. Saka pinasunog ng bida ang karwahe para daw iwan na nila at di sila magtagal doon. Baka kasi mapasama silang mabombahan kapag nagkaroon ng laban. Sa daan ay nakasalubong nila ang babaeng si Rory. Kilala ito ng mga bata na sakay ni na Yuji at sinabi nilang good guys daw ang mga sundalo. Na-curious ang babae sa sasakyan nila kaya nais din daw nitong sumakay. Pero kay Yuji siya nagpakandong kaya may tumigas sa bida na muntik magkay Yuji's at nainggit pa ang kasama. Habang patuloy sila sa paglikas ay biglang may nakita silang dragon. Ngunit mas nagulat sila dahil kinain ito ng mas malaking dragon. Inatake sila ng malaking red dragon at may mga namatay na sibilyan. Kaya napilitan ng grupo ni Yuji na kunin ang atensyon ng dragon sa pamamagitan ng pag-atake dito. Binabaril nila ito ngunit matigas ang kaliskis ng dragon. Muntik pa silang matamaan ng apoy na binuga ng dragon. Nagising ang elf na hubad at sinabi nito sa bida na tamaan ang dragon sa mata. Kaya niretrat nila ito sa mata at di makaporma ang dragon. Pinatamaan din nila ito ng RPG pero mukhang hindi tatama. Kaya lumabas si Rory at ginamit ang karit na umatake at nataman din ng RPG ang dragon. Nasaktan ang may pakpak na butiki kaya lumipad palayo. Kinagabihan ay binurol nila ang mga namatay at nagpaalam ang mga tao para maghanap ng bagong titirahan. Pero kasamang naiwan ng mga bida ang iba pa. Kalaunan ay pinakita ang nangyari sa elf na babae. Siya si Tuka Luna na anak ng boss ng mga elf. Nang sumugod ang dragon ay itinapon siya ng tatay nito sa balon kaya siya lang ang nakaligtas. Nagising siya sa sasakyan ng mga bida na may damit na. Kaso ay nakita na ng mga lalaking sundalo ang tinatago niya at nakapinta na ito sa kanilang alaala. Sa isang bar ay nagiinuman ang grupo ni Piña Colada at sinabi ng saksi na babae kung paano tinalo ng Japanese Army ang isang fire dragon. Ayaw maniwala ng mga nakikinig ng kwento ng babae, pero binayaran nila ang babae para sabihin ang tungkol kina Yuji. Kalaunan pa ay isa-isa nilang in-interview ang mga magkakaibang nilalang saka ginawa nila ito ng matitirhan gamit ang malalaking mga backhoe. Kaya nagugulat ang mga sinaunang tao dahil feeling nila ay kagila-gilalas ang trabaho ng mga backhoe. Kinausap ni Lelina ang isa pang sundalo na gumagawa ng tinapay at sinabing tinapay ito. Masyadong nasarapan si Kato dahil sa masarap na tinapay samantalang nanalangin muna si Lelina bago kumain. Samantala sa modernong mundo ay pinakita naman ang isang presidenteng naiinggit dahil sa Japan nagkaroon ng gate patungo sa kakaibang mundo. Maliligo sana ang mga babae nang biglang may dumating na nakamaskara ng pang-COVID. Kaya nang tinanong siya ng babaeng sundalo at tinanggal ang maskara ay ito pala si Lelina na curious lang. Saka sila naligo at unang beses lang daw masubok ang maligo ni Lelina ng mainit na tubig. Nag-usap ang mga babaeng mula sa ibang mundo at sinabi ni Lelina na hindi lang Japan ang nasa mundo ni na Yuji dahil marami pang iba pa. Kalaunan ay binisita ni Piña Colada si Duran na buhay pa pala pero naputulan ng paa. Nagagalit si Duran dahil alam niyang ginawa silang collateral damage ng ama ni Piña Colada at pinadala sa laban na alam niyang hindi nila maipapanalo. Masayang masaya naman si Yuji nang makakonect ito at makapaglaro. Pero sinipa siya ni Shino kaya napilitan siyang harapin ang mga ito. Sinabi ng mga babae na nais ni Tuka Luna ng magkakapares na bagay at kasama na dito ang damit ng lalaki. Nag-aalala pala si Tuka dahil mag-isa na lang niya at para mabuhay ay baka kailangan niyang ibenta ang katawan.
Pero biglang dumating si Lelina at pinakita ang kayamanang makukuha sa mga namatay na dragon, kaya di na kailangan pa ng elf na maging pokpok. Bago muling sumakay ng sasakyan ay sinabi ni na Lelina at Rory na babantayan nila siya. May nakita na namang usok ang mga bida at napagtanto nilang ito ang lugar na misyon nila. Sinabi ni Lelina na mukha daw itong hindi mula sa dragon kundi gawang tao. Hindi nga siya nagkamali dahil inaatake pala ng mga bandido ang kahariang iyon. At pinapangunahan ni Pinya ang pagdepensa sa kaharian. Natalo ang mga kalaban kaya sila umalis. Sinabi ni Pinya sa kasama na naroon sila dahil akala nila kung yung mga green man ang dumating na umatake. Pero nagulat sila dahil mga rogue soldiers din ng ibang kaharian ang umatake. Napagod ng husto si Pinya kaya pagkatapos niyang kumain ay natulog na siya agad. Naipakita ang pagkabata niya na masayahin at parang laro lang ang pag-training. Tinuruan sila ng matandang kasama na magmarcha kaya sila pinagtatawanan ng mga tao. Anak pala ng hari si Pinya sa kabit nitong babae. Paglaki niya ay naiinis siya dahil palagi lang silang palamuti sa kalsada na nagmamarcha. Ngunit dumating ang araw na inutusan siya ng ama para spyan ang mga Green Army. Ganising siya ng mga kasama gamit ang malamig na tubig dahil dumating pala ang grupo ni na Yuji sakay ng Humvee at nasa harap na sila ng gate. Saka lumabas si na Lelina, Tuka at demigod na Rory, kaya natakot si na Pinya Kalada. Tapos naisip nilang para na rin silang natalo sa laban kaya tensyon adong binuksan niya ang pinto. Pero nataman si Yuji na natamba. Kaya muntik nang pumasok ang ibang mga sundalo para bumaril pero nakabangon si Yuji at pinigilan ang mga kasama. Nagpakilala si Pinya na siya ang ikatlong anak ng hari na prinsesa. Sinabi rin ito ang nangyari sa pagdating ng mga sundalong Hapones sa gate, ay ipinadala ng hari ang lahat nilang tao kasama na ang mga sundalo sa kahariang iyon. Pero namatay silang lahat at walang nakabalik kaya nang nagkaroon ng welga sa kaharian ay walang sundalong nagbabantay. Inilagay ng prinsesa ang grupo ni Yuji sa dulong bahagi ng kaharian at alam nilang sila ang binalak ilagay sa front line ng laban. Ngunit pagsapit ng gabi ay sa ibang bahagi ng kaharian ang inatake ng mga bandido. May mga kasama pang magic user sa mga umatake. Dumpensa naman ang mga nagbabantay kasama ng leader nilang Royal Blood din. Pero nakapasok ang mga maraming mandirigmang sabik sa gagahasaing babae sa sasakuping kaharian at mga kayamanan na sasamsamin. Pinakita nila ang mga pinatay na tao kaya sumugod ang mga sibilyan at naglaban sila. Kahit palaban si Pinya ay natatakot pa rin siya sa kalalabasan ng gyera. Samantala ay naghanda naman ang Air Force ng Japanese Defense Force dahil nagpatulong pala si Yuji. Kaya nagliparan ang mga poging chopper ng mga sundalo na wala ang Pilipinas. Kalaunan pa ay parang manok na sinaksak ang leader ng nagbabantay sa kaharian at tinapon na parang papel. Kaya mas nang hina ang loob ni Pinya Kalada. Samantala ay nilalabasan naman si Rory kaya nagtaka ang mga bida. Kaya sinabi ni Lelina na kapag may namamatay na mga tao sa paligid niya ay nasasarapan ang kanyang katawan. At siya lang din ang makakapigil ng epekto nito. Tumakbo si Rory kaya agad siyang sinundan ng mga bida gamit ang gwapong sasakyan. Sa kanila kinontak ang mga kasamang nasa mga chopper at sinabing huwag paputukan ang loob ng kaharian dahil may mga kasama sila. Nagpatugtog ng musikang panggera ang mga nasa chopper saka sila nag-circus sa ere habang inaayos ang mga armas. Dumating ang bukang liwayway at saktong nakaabot naman si Rory sa laban. At madali niyang pinatay ang malaking tao na may idol kay Jason X. Maraming mga nagulat na kalaban na nakatunganga sa pagdating ni Rory. Ngunit mas nagulat sila nang sumabog ang paligid dahil sa missile ng chopper. Saka pinagbabaril pa ng iba pang sundalo ang mga walang laban na maraming mandirigma sa labas ng kaharian. Pagdating ni na Yuji sa warzone ay parang baliw na naunang tumakbo ni Shino. Ipinakita naman ang nagsasayang si Rory na nasasarapan sa pagpatay ng mga kalabang mandirigma. At kahit yung malalaking kalasag ay nagawa niyang patumbahin gamit ng kanyang karit. Dumating si Shino na tinulungan si Rory at naratrat ang malaking taong kalaban. Ginamit din niya ang kanyang sidearm. Nagtulungan silang dalawa ni Rory na pinagpapatay ang mga kalaban ng mga manyak. Inutusan ng mga nasa chopper ang grupo ni na Yuji na umalis sa warzone sa loob ng kaharian dahil aatake sila. Kaya binuhat ng mga lalaki ang dalawang manyak na babae. Saka niretrat ng chopper ang lahat ng mga natirang mandirigma na namatay lahat. Kaya nagulat si Napinya at mga kasamang nakakita kung paano na slaughter ang mga kalaban. Habang buhat ni Yuji si Rory ay napisil nito ang bubite ng babae, kaya siya nilagyan ng black eye. Samantala, para kay Pinya ay hindi sila nanalo dahil ang tunay na nanalo doon ay si Rory at ang Green Man Army. Akala pa niya kung pagkatapos maayos lahat ay ang mga Green Man naman ang kokontrol sa kanila. Ngunit nang mag-usap sila kalaunan ay sinabi ni Lelina kina Pinya na hindi interesado ang mga bida sa kaharian. Ang nais lang nila ay dalhin ang ilang mga bihag na nakasurvive sa gyera.
pagkaalis ng mga reinforcement chopper at mga sundalo ay binente nila Lina ang nakuha nilang kaliskis ng mga dragon na napatay ng mga sundalo. Pero hindi sapat ang pera ng merchant kaya impormasyon na lang ang hiningi nila Lina. Habang pabalik na ay nakakita ulit ang mga bida ng umuusok. Pero nagsaya sila nang makitang mga blondie na magagandang chicks na nakasakay sa kabayo ang dahilan ng mga alikabok. Lumapit ang mga ito at nagtanong kung sino sila. Sinabi ni Yuji sa mga kasama na huwag silang magpaputok at pinaalis ang mga ito samantalang sinusubukan niyang makipag-usap sa mga knights ni Piña Colada. Pagsapit ng gabi ay inakala ni Shino kung patay na si Yuji pero sinabi ng iba pa na hintayin nila ang umaga. Nagalit naman si Piña Colada at binato ng baso ng alak ang kasamang si Bose. Binugbog pala nila si Yuji na mukhang kengkoy pa rin kahit may mga pasa. Nalilito at hindi makapaniwala si Shino nang malaman nitong ranger pala si Yuji, dahil malayo daw ang kengkoy nitong estilo sa pagiging ranger. Naunang pumasok ng kaharian si Narori, Lalina at Tuka, at ginamit ng elf ang kanyang pampetulog na kapangyarihan kaya nakatulog ang mga bantay at nakapasok ang iba pang mga sundalo. Nagising naman si Yuji na pinagsisilbihan ng mga katulong ng prinsesa. Nasiyahan pa siya sa nakitang tenga ng kitty girl doon. Sinabi ng head nurse kay Yuji na pwede niyang ipagawa kahit anong gusto sa mga katulong. Samantalang sa labas ay unti-unting pumapasok ang mga sundalo para iligtas ang bida. Pero narinig ito ng isang bunny warrior maid kaya inutusan ng head nurse na puntahan ang mga ito. Napatanong si Yuji kung kaya ba ng mga babae na lumaban kaya sinabi ng head nurse ang kakayahan ng mga babae. Pagpasok ng mga sundalo ay nakita nilang ang sarap ng buhay ng bida. Kaya nainggit si Kurata at sinabi kay Hello Kitty na single pa siya. Samantala ay sinabi ni Piña Colada kay Bozas na dahil sinaktan niya ang isang officer ng Japanese Defense Force ay pwede silang atakehin ng mga ito gamit ang malakas nilang armas. At para maayos ito ay kailangan niyang ibigay ang tinapay sa lalaki para kainin. Kaya nagpaganda nga ito ngunit nagulat pagpasok sa kwarto ng bida dahil naglalaro ang mga ito kasama ng iba pang mga katulong na sexy. Dahil royal blood ay nainis si Bozas at sinampal lalo si Yuji. Kaya mas lalong nagalit si Piña Colada. Nang sinabi ng mga sundalo na kailangan na nilang bumalik sa kanilang senate para mag-report, ay mas lalong ninerbyo si Piña, dahil may senate din pala ang mga Hapones. At para maipakitang hindi nila sinadyang magulpi ang bida ay ninais niyang sumama sa base ni Nayuoji. Kaya agad silang sumakay ng military Humvee at umalis. Mabilis silang nakapasok sa military base kaya nagugulat ang prinsesa. Lalo na nang makita nito ang mga nagsasanay sa pagbaril ng mga sundalo. Pinaliwanag ni Lalina na baril ang tawag sa kanilang mga armas at lahat ng mga sundalo ay alam kung paano ito gamitin. At ito rin ang dahilan kaya madali nilang natalo ang daan-daang libong sundalo na pinadala nila noon para labanan sila. Mas nagulat pa siya nang makita ang mga tangke na tinawag niyang elepanteng bakal. Pagsapit nila ng base ay sinubukan pang kausapin muli ni Piña ang bida pero nagmadali itong tumakbo para mag-report. Kaya ang general at isa pang opisyal ang nakausap ng mga babaeng taga-kabilang mundo. Humingi ng paumanhin ang prinsesa sa nangyari kay Yuji at pinagpaliwanag din nila si Bozas kung bakit nito sinaktan ang bida. Pero alam ng mga opisyal na natatakot ang mga babae. Inanyayahan ni Yuji ang elf para magpunta ng sarili nilang mundo at sinabi nitong sasama rin si Lalina sa kanila bilang interpreter. Pumayag naman si Tuka, pero biglang lumitaw si Narori at Kato na nagsabing nais din nilang sumama sa mundo ng mga Hapones. Habang nag-iisip ng gagawin si Yuji ay nakita niya si Lalina na napagod na at nais na daw magpahinga. Tapos nakatulog na ito kaya binuhat ito ni Yuji at pinatulog sa kama. Samantala ay naiisip naman ni Piña na sumama sa mga sundalo pabalik ng kanilang mundo para malaman kung ano ang pinaglalaban nila. Kaya kinabukasan ng pabalik na sila sa Japan ay nagulat si Yuji nang biglang dumating si Piña at ang assistant nito. Sinabi ng isa pang opisyal na bantayan ng bida ang mga ito na tulad sa isang ambasador ng ibang bansa. Pagdating nila sa Japan ay nagulat ang mga bisita dahil sa nakita nilang malalaki na mga gusali doon. At napagtanto ng prinsesa na nagkamali sila sa binangga na magiging kalaban kung sakali. May isang lalaking nagngangalang Komakado na mukhang hindi naliligo ang lumapit at sinabi ang mga nakalap nitong impormasyon sa buhay ni Yuji. Nasabi nitong natapos ni Yuji ang pagiging ranger at ang pagiging special force kaya mas hindi makapaniwala si Shino na walang galang sa bida. Maya-maya pa ay sumakay sila ng boss at kalaunan ay nagpalit ng damit si Tuka. Saka sila kumain at nagugulat sina Piña at Bozas dahil kakainin daw nila ang itlog ng hilaw. Paarte-arte pa sila, pero nasarapan naman sila sa pagkain ng masarap na itlog. Hinatid sila sa kanilang destinasyon na Senado pero sa ibang kwarto dinala sina Piña at ang kasama nito. Sinabi ng babae sa kanila na mag-usap sila sa kanilang posibleng partnership in the future. Samantala ay dinala sina Lalina,
Tuca at Rory sa Senado kung saan nanonood ang lahat kasama ang ibang mga presidente ng Amerika at China. At marami pang tao at paparazzi na mahilig sa sexy na elf, tulad ng mga nanonood ngayon. Sinabi ng prosecutor ng South Defense Force na si Koharan na umabot sa mahigit 100 tao ang namatay sa mundo ni Napinya nang umatake ang dragon dahil sa kapabayaan ng mga sundalong Hapones. Ginagawa nila ito dahil sa politika at oo, pati sa anime ay may politika din. Kung hindi daw sana tumakbo at nagtago ang mga sundalo ay siguradong hindi namatayan ng mga kawawang sibilyan. Ngunit sinabi ni Yuji na kaya naman nilang kalabanin sana ang dragon, pero mahina ang armas nila kahit ang 50mm caliber ay hindi effective sa dragon. Saka ipinakita rin ng kanyang defense ang kaliskis ng dragon na pinag-aralan ng mga scientist na matigas na parang bakal at kinumpara ang dragon sa isang tangke na lumilipad at bumubuga ng apoy. Kaya hindi nga tatalab ang armas ng mga bida. Naunang nagtestigo si Lelina at sinabi nitong ayos naman ang pagtrato ng mga sundalo sa kanilang camp. Sumunod si Lelina na ganun din ang sinabi at ipinakita ang tenga sa lahat ng mga naroon bilang patunay na isa siyang elf. Tumayo din si Rory na target ni Koharan na ma-intimidate para masabi ng babae na may pagkakamali nga sa panig ng grupo ni na Yuji. Habang nagsasalita si Rory ay nagsigaw-sigaw pa ang prosecutor sa harap ni Rory. Kaya huminga ng malalim si Rory at sinabing bugok ang prosecutor. Nagulat ito dahil nakakapagsalita pala ng Japanese si Rory at fluent pa ito. Sinabi nitong walang problema sa mga sundalong kagrupo ni Yuji dahil lumaban sila ng harapan sa dragon at hindi sila nagtago sa sinumang sibilyan. Saka sinabi pa nitong si Kohara ang takot dahil nasa opisina lang siya na nagmamanipulate ng politika. Kaya nagalit si Kohara at sinabing walang respeto ang tao sa mundo ni na Rory. Kaya nainis si Rory at balak sanang palakulin si Kohara pero agad siyang inawat ni Yuji. Saka sinabi ni Rory na 900 plus ang taon niya kaya nagulat si Kohara. 100 plus naman si Tuca at nagulat silang lahat. Samantalang 15 lang naman si Lelina. Pinaliwanag nito kung ano si na Rory at Tuca at sinabi nitong tao lang siya. Samantala ay sinabi ng mga kausap ni Napinya na palalayain nila at ibabalik ang mga prisoners of war na kanilang hawak. Pero sinabi ng prinsesa na titignan muna niya kung sino ang nais nilang kunin. Kalaunan ay sumakay ang mga bida sa isang tren dahil kailangan din nilang magtago sa ibang tao ng mga politician na nais silang kidnapin. Natatakot ang mga taga Magical World dahil unang beses nilang sumakay sa tren. Napahawak si Bozel sa isa pang opisyal nang umuga ang tren samantalang napahawak naman si Rory kay Yuji dahil natatakot daw ito dahil sa experience sa dating manliligaw nito na nakatira sa ilalim ng lupa. Sa isang stopover ay sumakay si Komakado na kanilang bantay para sa kanilang seguridad at nag-usap sila tungkol sa kanilang susunod na sasakyan. Pero sinabi ni Rory na kailangan niya ng hangin at kailangang makalabas doon. Kaya tumigil sila at lumabas sa sumunod na stopover. Sinabi ni Komakado na sa next stopover pa sana sila titigil ayon sa plano, pero biglang nag-announce ang station na cancel ang biyahe. Naisip nilang pakana ito ng kanilang mga kalaban. Saka may nagtangka na nakawin ang palakol ni Rory pero nadaganan siya. Sinubukang pulutin ni Komakado ang armas pero maging siya ay sinama sa emergency ambulance. Biglang may naisip si Yuji at pinakita ang isang nerd na tagagawa ng anime recap script. Pumasok sa pinto si Yuji na may dalang pagkain. Saka sinabi sa iba na pumasok sila. Saka pinakilala ang nerd na si Risa na kanyang dating ex-wife. Nakatulog si na Yuji at ang iba pa samantalang nanatiling gising si Tomita para maging bantay. Saka nagtanong ito kay Risa kung paano silang nanatiling magkaibigan ni Yuji. Kaya sinagot ng ex-wife na pareho kasi silang nerd sa magkaibang bagay kaya mas nakakabuti daw sa kanila na maghiwalay na lang. Pero huwag niyong gagawin to mga dude, kawawa lang buhay ninyo. Nakita ni Napinya at Bozes na ang ganda daw ng mga libro nila doon at naaliw sila sa nabasang manga. Kinabukasan ay sinabi ni Yuji na mamasyal sila at enjoyan ang buhay bilang isang otako. Pero may sinabi si Bozes kay Tomita at nilahad ng sundalo na nais daw ni Napinya na magpunta ng library para mag-aral. Kaya sinabi ni Yuji na maghiwalay muna sila saka na lang magkita ulit para maligo. Sinabi ni Rory na ayaw daw niyang mag-shopping dahil pag nagpalit siya ay insulto ito sa Diyos niya. Pero nang makita nito ang napakagandang damit sa mall ay nagsaya ito. Nagpalit din si Tuca ng damit samantalang bumili ng manga magazine si Napinya at Bozes. Nag-usap naman si na Yuji at Kano Tarao na isang defense minister ng Japan. Habang nagtatanggal ng damit para maligo ay naramdaman ni Rory ang nagmamatsyag na sundalo gamit ang telescope. Nakaramdam ng pangamba ang sundalo kaya sinabi nito sa command na kailangan na niyang lumipat ng lokasyon. Na-impress ang mga chicks nang makita nila ang indoor hot bath ng resort at napatanong na bakit wala silang ganun sa kanilang mundo.
tatalo na sana si Rory sa tubig pero pinigilan siya ni Shino at sinabing mag-shower muna para hindi mang-amoy ang hot bath. Saka sa labas ay dumating ang mga kalabang teroriste kaya naghanda ang mga bantay na spec ops. Samantala sa loob habang naliligo ay nag-usap ang mga babae at alam nilang crush ni Tomita si Bozes. Pero sa status kasi ni Bozes ay kailangan ng pagiging royal blood para pwede nilang maging asawa. Saka tinanong nila si Rizal kung paano sila nag-asawa ni Yuji. Sinabi ng ex na magkakilala silang matagal ni Yuji at nang magipit ang babae ay sinabi nito sa lalaki na protektahan siya kaya nag-asawa sila. Ngunit dahil sa pagiging sundalo ay iniiwan ng lalaki ang asawa kaya naisip ng babae na mag-divorce na lang sila. Sa labanan sa labas ay madali lang napatay ng mga hapon ang mga dumating na kalaban. Inilawan nila at tinignan ang mukha ng ilan sa mga ito at nakita nilang mga Amerikano. Saka nag-usap ang American at Japan President at pasimpleng nagbanta ang puti na kung di hahayaan ng Asian na kausapin ng mga bisita nila ang mga puti ay magpapadala din ito ng mga magagaling na tauhan. Kaya tinawagan ng Japanese President ang Defense Minister at sinabing mag-lie low sila sa pagbabantay. Sa gitna ng gabi ay hindi makatulog si Rory dahil nararamdaman nito ang patayan ng mga spec ops sa labas. Madaling inisnipe ng mga hapon ang mga Amerikanong spec ops. Pero biglang pina-atters ni Tarao ang mga sundalo nitong nasa laban. Tinawag naman ni Rory si Yuji at sinabing nangangati ang kanyang pangalawang lips dahil sa patayan sa labas. At kailangan daw itong masahein ni Yuji kaya pamatong ito sa bida. Pero bago pa may mangyaring masarap ay nagring ang cellphone ng lalaki kaya nainis ang babae. May nabasang mensahe si Yuji mula kay Tarao. Nakalapit ang mga spec ops na kano sa resort pero nagulat sila nang makasalubong ang iba pang grupo at pareho silang nagtutukan ng armas. Biglang lumabas si Rory na humahagik-gik at inatake ang mga sundalo. Kaya nagkaroon ng rambolan ang mga spec ops. Nagbar ilan sila habang masayang pinapatay ni Rory ang iba pa. Isa sa mga kano ang natama ng bala at namamatay. Pero nagawa pa nitong may report na hindi sila inatake ng mga hapon. Kundi ay nakalaban nila ang madami pang spec ops na nagmula sa iba pang mga bansa at isang weird na babae. Nagpatuloy pa ang labanan ng mga sundalo at ni Rory at kahit binabaril nila si Rory ay hindi ito namamatay dahil mabilis itong umiiwas at sinasangga ang malaking palakol. Saka patuloy nitong pinatay ang mga kalaban niya. Paglabas ni Yuji ay sinabi ni Rory na hindi daw sila namamatay ng mga demigods. Inagaw nila ang sasakyan ng isang spec ops at ayaw nila itong patayin kaya pinatulog ito ni Lalina. Sa sasakyan ay tinanong nila si Yuji kung bakit sila tumatakbo at nagpapalit-palit ng sasakyan. Kaya sinabi ng bida na hindi niya alam kaya nainis si Shino at nilabas ang baril. Sinabi ni Pinya na naiintindihan niya ang nangyayari na maraming ibang bansa maliban sa Japan ang naiinggit sa advantage na makukuha ng Japan sa pakikipag-alyansa sa ambasador mula sa ibang mundo. Dumaan muna sila sa isang vending machine at kumuha ng inumin at pagkain ang mga babae. At pagbalik nila ay hindi pinapansin ni Rory si Yuji dahil sa hindi nito pagkilati sa kanya kagabi. Naipabalita na nagresign ang Prime Minister dahil nga sa political relationship nila sa Amerika. Samantala ay nag-aabang naman ang mga ahente ng Amerika para antabayanan ang pagdating ng mga bida. At nagplano silang kidnapin ang mga ambasador mula sa kabilang mundo. Nagpunta ng Ginza ang mga bida para makabalik na sa kabilang mundo. Ngunit na-stalk sila dahil sa dami ng mga tao. Kaya lumabas si Rory at nagpakita sa mga tao at nagtanong kung saan ang daan patungo ng Ginza. Kaya tinuro nga ito ng mga tao sa kanya sabay video para may myvlog. Nagpaalam na sila kay Risa. Naawa si Yuji sa dating asawa na inaasahan pa rin ang pagbabalik niya. Kaya sinabi ni Yuji na babalik siya pero matatagalan. Inutusan naman ni Yuji ang mga kasama na kung may mga magbabalak ng masama sa kanilang mga VIP ay i-terminate nila. Nagkataon na isang reporter na nagre-report ang sinasabi sa TV ang tungkol sa sitwasyon ng mga bida. Pabalik na sila sa kabilang mundo na tinawag nilang special region. Nagkataon na kilala nito si Shino kaya nagtanong siya pero hindi sinagot ng babae. Sa halip ay binati nito ang ina at sinabi ang nangyari sa kanila na may naghahabol na hindi nila kilalang mga tao. Nakita din sila ng mga CIA ng Amerika, kaso ay minamatsyagan na pala sila ni Komakado. Kinausap nito ang boss ng CIA sa field at sinabing kailangan nilang makipag-communicate sa gobyerno ng Japan para di sila maaksidente. Kaya nabalitaan na lang ng American President na nahuli ang lahat nitong tao sa Japan. Dahil dito ay napilitan din ng ibang mga bansa na umatras. Nakabalik ng Special Region South Defense Force Military Base ang mga bida. At nasabi ng mga babae na nais ulit nilang mamasyal sa Japan para mag-shopping. Samantala ay gumawa ng liham si Pinya na pinaliwanag ang sitwasyon na mas malakas ang kalaban. Kaya dapat nilang itigil ang digmaan na pwede nilang ikamatay.
at napagtanto ng prinsesa na ang misyon niya ngayon ay tapusin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang empire at ng South Defense Force. Minsan ay nagkaroon ng handaan sa bahay ni Cicero na isang taong may mataas na katungkulan sa empire. Ipinaliwanag ni Pinya sa kanya na kasama niya ang isang representative ng Japan na si Sugawara. Nagbigay ng regalo si Sugawara kay Cicero at nagulat ang senator doon dahil sa ganda ng samurai ng mga Hapones. Pero nang sabihin ni Pinya na kasalukuyang may hidwaan ang kanilang mga bansa ay nagulat ang lalaki at pinaalis ang iba pa. Sinabi ni Cicero na hindi madali ang ginawa ng prinsesa na sikretong pagpunta ng Japan. Pero pinakita nila ang isang papel at sinabing hawak ng Japan soldiers ang pamangkin ni Cicero. Kaya sa huli ay pumayag din ito sa nais ng mga bida. Nag-aalala ang isang kasama ni Yuji dahil nagiging relax daw ang mga sundalo at baka maging mahina sila. Nagulat sila nang biglang magalit ang isang babae at tinapon ng isang dwarf dahil dinakmal nito ang kanyang puwet. Magagalit pa sana ang dwarf pero dumating si Rory at sinabing siya ang papalo sa dwarf, kaya tumakbo ang dwarf. Kalaunan ay nag-inuman ang tatlong sundalo kasama si Rory nang dumaan si Tuka na hinahanap daw ang kanyang ama. Kaya nagtalo ang doktor nitong si Kurikawa at Yuji tungkol sa gagawin sa kanya. Kung sasabihin ba nila ang totoo na patay na ang ama nito o hindi. Sinabi ni Yuji na hayaan na lang muna nila ang elf. Dahil hindi payag sa nais ni Yuji ay umalis si Kurikawa na agad ding sinundan ng isa pang sundalo. Nang dadalawa na lang sila ay biglang uminom ng madami si Rory at balak na maglasing. Saka hinawakan nito ng mahigpit si Yuji. Pero biglang pumasok ang isang dark elf na nagagalit at nagtatanong kung bakit nila pinapainom ang bata daw na si Rory. Pero sa utak ni Rory ay ipinakita na nais pala nitong magpahatid sa bida kapag lasing na ito at magawa ang nais niya sa lalaki. Nagpakilala ang dark elf na si Dushi at sinabi nitong nagpunta daw siya doon dahil hinahanap niya ang mga Green Army. Kaya biglang nagbago ang reaksyon ni Rory at nagpanggap na bata na nagtago sa likod ni Dushi. Saka sinabi pa nitong manyak daw si Yuji, kaya nilabas ng elf ang armas nito para matuli ang bida. Pero tumakbo palayo si Yuji, at maging si Rory ay hindi na rin makita ng elf dahil umalis na rin. Ayaw sana nitong uminom pero sinabi ng bartender na umalis daw siya kung hindi bibili. Kaya kumuha siya ng beer at saka sinabing hinahanap daw niya ang Green Army dahil may ipapagawa siya. Saka inilabas niya ang malaking diamond na hawak para pambayad sana sa Green Army. Ngunit nasa Session Road sa Baguio si Greenman na mas gustong magpa-picture. Nakita ng mga tao ang diamond at nagtanong sila kung ano ang ipapatrabaho ng elf. Kaya sinabi ni Dushi na kailangan niya ang Green Army para patayin ang isang flame dragon. Kaya biglang nag-alisan ang mga tao dahil alam nilang di nila kayang kalabanin ang isang flame dragon. Kinagabihan ay natulog si Dushi sa kagubatan. Ngunit napanaginipan niya ang pag-atake ng isang flame dragon sa kanilang tahanan ng mga elf kung saan madali lang pinatay ng dragon si Legolas. Nagising siyang bigla dahil sa huni ng lumilipad na jet ng naghahabulan ng mga Hapones. Saka napaiyak siya dahil nakita na niya ang hinahanap na magliligtas sa kanila at binilisan niya ang pagpunta sa base. Ipinakita ang nakalipas kung saan inatake ng isang flame dragon ang tahanan ng mga dark elf at marami sa kanila ang na-dead. Nag-usap ang kanilang mga matatanda at inutusan ng mga ito si Dushi na hanapin ang Greenman para magpatulong na patayin ang dragon. Siya daw na babae ang pinadala para kung kinakailangan na ibayad niya ang sarili ay gawin niya. Nakausap ni Dushi ang dalawang sundalo at agad siyang nagpatulong. Pero hindi pala makaintindi ang mga ito ng kanilang salita. May iba pa siyang nakausap pero hindi din sila makaintindi. May mga lalaking sibilyan naman siyang nakausap pero inakala nilang isa siyang prostitute kaya napailing na lang siya dahil walang matino doon. May nakita siyang nahulog na ballpen na agad niyang pinulot at sinundan kung saan galing. Napunta siya sa isang bookstore at nakita ang nagbabantay na nakiusap sa mga sundalo. Kaya mabilis itong nilapitan ni Dushi at nagpatulong kung paano kausapin ang mga sundalo. Nais sanang kunin ni Dushi ang language translation book pero hindi daw maibigay ng batang seller. May dumating na dalawang sundalo na nakita si Dushi at napagtanto nilang siya ang nasa report. Kaya tinawag nila ito para daw kausapin. Kaya masayang sumama ang elf. Ipinakita naman si Lalina na nagpa-practice ng magic at mas lalong lumakas dahil sa nabasa nitong philosophy book mula sa Japan. Kalaunan ay tinawag siya ng isang sundalo para daw maging translator at sa isang interrogation room nga ay nakita nila si Dushi. Kinausap ni Lalina ang Dark Elf at sinabi nitong kailangan niya ng tulong mula sa Green Army para maligtas ang lahi nito. Pero sinabi ng General na kahit nais nila ay wala sila sa posisyon para umatake sa lugar ng mga Dark Elf. Nasa labas kasi ito ng kaharian ni Napinya kaya kapag atakehin nila ang dragon ay posibleng mangangahulugan ito na sinasakop nila ang ibang kaharian. Dahil dito ay labis na nalungkot si Dushi lalo na nang hinahatid sila ni Yan Agida.
kung sakaling si Yuji daw siguro ang nakausap nila ay posibleng pumayag ito. Ngunit may ibang misyon kasi ito sa kasalukuyan at nililibot niya ang isang journalist. Pinuntahan nila si Napinya at iba pa nitong kasama at pasimple ang babae na tumingin sa bida na baka may kailangan siyang ibigay sa babae. Kunwari nag-isip ang bida kaya pinilit siya ng babae at nilabas nga niya ang anime manga na paborito ng babae. Samantala, habang umiinom si Nadushi at lalina ng tea ay mas nalulungkot si Dushi dahil sa pagkabigo niya na paghingi ng tulong. Narinig ni Delilah ang usapan nila at nalulungkot din ito para sa mga Dark Elf. At kinausap siya ng isang naglulutong lalaki na ayaw daw niyang matanggal sa trabaho kapag may ginawang masama si Delilah. Nag-uusap din ang mga sundalo na nakakarinig sa malungkot na usapan ni Nadushi at Lalina. Kaya nasabi nilang pwede naman nila talagang patayin ang dragon kung nais nila sa kasinabi ang brutal na paraan para patayin ang dragon. Nagpunta si Dushi sa tirahan ni Narori at ng iba pa at nakita niya si Tuka. Naisip niya ang narinig niyang pangalan ng isang sundalo na pwede siguro silang tulungan. Nasambit niya si Yuji na narinig ni Tuka. Kalaunan pa ay nagpaalam na si Yuji kinapin niya at masaya ang babae dahil nakuha nito ang nais na libro. Pero may nakalagay palang mensahe sa loob tungkol sa kung ano ang nagawa ni Yuji para sa kapayapaan sa pagitan ng Japan at ng Empire. Ipinakita ang isang manyak na si Zorzal El Caesar na ginalaw ang isang taong rabbit, ngunit dahil nakulangan ito ay pinaalis ang rabbit. Pinuntahan siya ng isang eunuch at sinabi ang balita na nagkaroon ng minions na Empire official ang mga outsiders at magkakaroon pa silang meeting. Kaya umalis si Zorzal para daw ipakita na binabantayan sila ng Empire. Sa party ay nakausap ni Zugwara ang isang batang mataas ang rangko na naiinggit daw sa kasama nitong nagpapasikat ng kwintas nitong gawa sa perlas. Dahil alam ni Zugwara ang importansya ng bata sa kanilang misyon ay sinabi niya sa bata na bibigyan niya ito ng reward basta magpakabait lang siya. Kaya nagbawang bata bago ito umalis. Samantala ay ipinakita ng mga sundalo ang lakas ng baril nila na madaling sinira ang armas panlaban ng mga mandirigma. Kaya nagka-interes ang mga ito na gumawa ng baril. Kasunod nilang ipinakita ang lakas ng kanilang mga mortar na nakita ng mga matataas ang katungkulan. Napagtanto nilang wala silang laban sa Japan kung kakalabin pa nila ang mga ito, at na-imagine ang namamatay na mga tao. Kaya sinabi nilang diretso na sila sa usapang peace talk. Dumating ang grupo ni Zorzal kaya mabilis na pinasakay ng mga bida ang mga senators para umalis muna at hindi sila makita ni Zorzal na kausap ng mga modernong sundalo. Pagdating ni Zorzal ay kinausap siya ni Pinya at nagsinungaling na may tinawag silang mga senators. Saka pinakain niya ang kapatid ng karne na katulad ng luto ng Japan kaya nasarapan ang makong at nagbaon papauwi. Kaya natawa ang hari ng Empire dahil nagpunta lang daw ang anak nito doon para kumain. Ngunit sinabi nitong pwede daw mag-usap ang mga senators at mga outsiders tungkol sa partnership pero kahit kailan ay hindi niya sila bibigyan ng lupa at ginto. Tinawag naman ng ibang officer si Kurikawa para gamutin ang ilang nilalang na nakatira doon. Nakausap niya ang isang Charlie's Angel na may pakpak ngunit ang trabaho ay pokpok. Naikwento ng babae na mayroong dating sindikato doon. Pero isang gabi, nang inatake nila ang grupo ng South Defense Force ay naubos silang bigla dahil pinatay silang lahat ng mga sundalo at kahit madami sila ay wala silang nagawa sa lumipad na bala. Saka din ito umalis. Pagsapit ng gabi ay may kumatok sa clinic kaya naghanda si Kurikawa at ang kasama nito. Binuksan nila ang pinto at nakita ang maraming kasama ng Charlie's Angel at in-interview nila ito sa loob. Sinabi ng isang babae na pakiramdam niya ay magkakaroon ng lindol. Kaya naalala ng isang sundalo ang misyon nito noon na naging bahala ang mga hayop bago nagkaroon ng lindol. Kaya nag-order ang boss ng emergency evac para sa lahat ng unit na nasa capital. Nagagalit si Pinya dahil naistorbo ang tulog niya at hindi naniniwala ngunit bigla nga na umuga ang lupa at natakot ang lahat ng mga taga roon. Pero nagulat si Pinya dahil relax lang sina Yuji at ang kasama nito. Kaya sinabi ng lalaki na palagi kasi silang nagkakalindol sa Japan kaya normal lang ito sa kanila. Dahil sinabi ni Yuji na magkakaroon pa ng aftershock, ay nag-alala si Pinya at naisip na puntahan ang amang emperor. Saka ninais niyang magpasama kay Yuji kahit na delikado. Ginising nila ang hari na natutulog at inutusan ni Pinya ang mga sundalo na magbantay sa labas at mga katulong na linisin ang lugar. Nagulat naman ang hari dahil sa pinagbago ng ugali ng prinsesa. Nagpakilala si Nazurugawa bilang representative ng Japan. Ngunit biglang dumating ang mayabang na si Zorzal at pinapaghanda ang amang hari para umalis dahil may paparating pa daw na aftershock ng lindol. Kaya nagtaka ang mga bida at ni Pinya kung paano nila nalaman. Pinalabas ni Zorzal ang bihag nilang isang babaeng Japanese. Sinabi ni Zorzal na survivor daw ito sa mga taong nakuha nila noong umatake sila sa Japan. Dahil sa nakita ay nagalit si Yuji at mabilis na tinakbo si Zorzal at sinuntok sa mukha.
Saka mabilis na pinalaya ni Shino ang kawawang babae na naging tuhugan ni Zorzal. Tumayo si Zorzal at masaya ito dahil may rason na siya para patayin ang mga bida. Ngunit kinasa ni Yuji ang baril at sinabi sa kasama na gawin ang nararapat. Kaya naghanda din si Shino gamit ang baril na may bayonet. Umatake ang mga kawal ni Zorzal pero madali lang itong tinalo ni Shino. Naglinya ang mga mandirigma na may kalasag pero pinagbabaril ito ni Shino kaya natigok silang lahat. Maging ang iba pa ay namatay sa pamamagitan ng bala. Mayabang pa rin si Zorzal pero sinabi ni Yuji na bugbugin ito ni Shino. Namasaya namang binugbog ng mas maliit na babae. Pinagsusuntok niya ang prinsipe na walang naging laban. Lumapit si Yuji at nagtanong kung may iba pa bang bihag na Japanese ang prinsipe pero Naki alam ang taong rabbit at nakiusap na huwag saktan ang prinsipe. Pero muling nagtanong si Yuji kaya sinabi ng prinsipe na may iba na naibenta para maging alipin. Kalaunan pa ay nagpaalam na ang mga sundalo at sinabihan nila si Pinya na mag-uusap uli sila. Kalaunan pa ay may iba pang lugar na binomba ang mga sundalong hapon. Pinasabog pala nila ang Senate Building pero walang namatay. Pagpapakita lang pala nila ito ng mensahe na mas malakas ang Japanese kaysa sa Empire. Dahil dito ay nagmeeting ang mga senators at emperor at ng prinsesa at prinsipe at dito ay pinaliwanag ni Castle na ginawa ito ng Green Army sa kanila dahil sa pagkidnap ng prinsipe sa ilang Japanese civilians. Kaya nagulat ang iba sa nalaman. Saka pinaliwanag ni Pinya na ganun lang talaga ang pagkatao ng mga Hapones na hindi sila tulad nila na barbaric. Nasa kwarto niya si Zorzal nang dumating ang kapatid nitong si Dayabo. Nag-usap sila tungkol sa pagiging kasunod na emperor ni Zorzal kahit na hindi agree si Dayabo. Sinabi ni Zorzal na ito ang gusto ng kanilang ama dahil sa hindi matalino si Zorzal kaya parang gagawin lang siyang king puppet ng ama. Saka ginapang nito ang katulong na babae kaya umalis si Dayabo. Samantala ay di pa rin makapaniwala ang naligtas sa kidnapang na si Noriko Mochizuki na kasama na niya ang mga sundalong Hapones. Dinala siya sa base at agad siyang inis-ikaso ng iba pang sundalo. Sinabi ni Yanagide kay Yuji na hindi niya alam ang gagawin sa kanya kung papaluan ba siya o pararangalan dahil sa pag-murder nila sa kawal ni Zorzal sa harapan ng Emperor. Tapos pinaliwanag nito na hindi pa nila alam ang nangyari sa pamilya ni Noriko. Dahil nang maganap ang pagpatay sa maraming sibilyan noong umatake ang Empire ay kasama ang pamilya ng babae doon. Kaya nang magtanong si Noriko kung pwede ba niyang matawagan ang kapamilya ay nagpalusot na lang si Yuji na wala pang telephone line doon. Kalaunan ay anabangan siya ni Yanagida dahil may sasabihin daw itong importante. Nag-inuman sila at sinabi ni Yanagida ang tungkol sa pagpapatulong ni Dushi dahil sa pag-atake ng Fire Dragon sa kanilang bayan. Binanggit pa ni Yamanida ang tungkol sa maraming diamond at oil sa tirahan ng mga Dark Elf. Pero ayaw daw ni Yuji dahil mas gusto niyang umuwi. Kalaunan ay bumisita siya sa kinaroroonan ni Natuka, at naabutan niya ang elf na umiiyak. Kasama nito si Narori at Lalina. Sa paningin ni Tuka ay ang ama niya ang dumating na si Yuji kaya nagtaka ang bida. Pagkatapos nilang pinatulog si Tuka gamit ang mahika ay sinabi ni Lalina ang nangyari. Nakausap daw ni Tuka si Dushi at sinabi ng Dark Elf na patay na ang tatay ni Tuka. Kaya naalala ng babae ang nangyari at para siyang nababaliw. Nagalit si Yuji dahil sa ginawa ni Dushi na pagsasabi ng pilit nilang tinatago kay Tuka para hindi ito malungkot. Kaya sinabi ni Dushi na nagpunta siya sa mga Greenman para magpatulong. Pero tinanggihan siya ng kanilang general. At dahil desperada ang babae sa pagligtas ng kanyang mga kalahi ay sinabi niya ang totoo kay Tuka para magalit ito at hunting in ang Fire Dragon. Nang sa ganon ay tutulong din si Yuji dahil kaibigan niya si Tuka. Saka naiyak ang babae na alam niyang nagiging makasarili siya. Ngunit napaluhod ito at handang ibigay ang lahat kay Yuji para lang maligtas ang kalahi. Nag-usap naman sina Pinya at Dayabo at sinabi ng babae sa kuya na kokoranahan daw ang baliw nilang kuya para maging emperor. Kaya sinabi ni Dayabo na balak ng kanyang kuya na kalabanin ang ama kalaunan. Pinakita naman ang taong rabbit na patutot ni Zorzal na si Tayol. May dumating na aso na tagapagbalita sa kanya. Habang nagbabalita ito ay hinayaan niya ang aso na dilaan ang kanyang paa. Saka naipakitang balak pala nilang maghiganti sa mga taong nang aalila sa kanila. Binalak nilang patayin si Noriko at palabesa na si Pinya ang gumawa nito. Habang tinitignan ang natutulog na blonde elf ay naalala ni Yuji ang pagkamatay ng ama. Saka ang pagkabaliw ng miyembro ng pamilya. Nagising si Tuka at nagulat si Yuji dahil ang tingin ng babae sa kanya ay ang kanyang namatay na tatay. Kaya nagpanggap na lang ang bida na tatay ni Tuka para hindi malungkot ang batang elf. Saka sinamahan niya ang elf sa lahat ng gusto nito, kahit na pinagchismisan siya ng iba pang mga sundalo. Nagpatuloy ang pagpapanggap ni Yuji na tatay ni Tuka at dahil hindi kilala ng bida ang tunay na tatay ni Tuka ay nagkakaroon ng confusion sa babae na siyang nagiging dahilan ng pagkakasakit nito sa ulo.
Sinabi pa ni Dushi na kapag nagpatuloy ito ay baka tuluyan nang mabaliw si Tuca at hindi na malunasan pa. Nag-usap sa office si Nayan Aguida at sinabi nitong pwede naman niyang tanggapin na lang ang misyon na patayin ang Flame Dragon. Ngunit sinabi ng bida na ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ng mga teammate niya. Isang gabi ay nakaupo ang bida sa labas na malalim ang iniisip. Dumating si Duran na naayos naman ang mga naputol na kamay at paa. Saka nasabi ng bida ang problema na gusto niyang tumulong kay Dushi ngunit natatakot siya sa posibleng mawala niya. Kaya sinabi ni Duran na subukan niyang sundin ang sa tingin niya ay tama at gawin na lang ito. Kaya naghanda si na Yuji at ng iba pang mga sundalo para sa misyon na paghunting sa dragon. Ngunit may mga katagang nabitawan si Tuca nang magpaalam ito, kaya bago pa magsara ang chopper ay tumalon palabas si Yuji. Nagalit si Yanagida at sinabihan ng bida na ituloy niya ang misyon. Pero sinabi ng bida na nais niyang kasama si Tuca. Kaya naghanda si Yanagida ng kanilang kakailanganin. Sinabi ni Yuji na kailangan nila ng pagkain para sa dalawang tao. Ngunit biglang dumating si Rory na inutusan si Yuji na hilingin ang tulong ng babae. At para masil daw ang kasunduan nila ay kinagat ni Rory ang kamay ni Yuji at nilasahan ang dugo ng lalaki. Para kung mamatay daw ang lalaki ay kukunin niya ang kaluluwa nito. Ay ano ba yan? Dumating din si Lalina at si Dushi na nais ding sumama. Kaya sa huli ay lima silang sumakay ng Humvee patungo sa misyon na pagpatay ng dragon. Masaya si Delilah na umuwi ngunit bago pa siya makatulog ay nabasa niya ang sulat sa kanya ng kanyang reyna na si Tayol. Inutusan siya ng reyna na patayin si Noriko nang sa ganon ay magalit ang Japanese force at atakehin ang Empire para bumagsak at mapatay si Zorzal na nang abuso sa kanya. Kinausap ni Yanagida ang isang officer at nakuha naman nito agad ang pirma. Ngunit nang magpunta siya sa kanilang general kasama ang iba pang matataas ang rangko ay medyo natakot siya. Pero buong confident niyang pinaliwanag ang misyon ni Yuji na paghahanap ng underground resources sa labas ng teritoryo ng Empire. Nag-isip ang general na tumingin sa bintana. Saka pinaghanda sa pakikipaglaban sa dragon ang ibang mga officers dahil may tanga daw sa kanilang grupo na si Yuji. Ngunit kailangan pa rin nila itong suportahan dahil kasama nila siya at para din ito sa paghahanap ng underground resources. Kaya napanganga na lang si Yanagida dahil madali lang pumayag ang general at iba pa. Kinausap niya kalaunan si Duran na nagpakilalang hari ng pupuntahan ni Yuji na lugar kung saan naroon ang Fire Dragon. Nag-usap sila na tutulungan niya ang hari na matipon ang kanyang mga general. Kapalit ng pagpayag nito na kunin ng Japanese ang underground minerals sa nasasakupan ni Duran. Basta maliban sa ginto at copper na pera nila doon. Samantala ay sinusubukang tawagan ni Noriko ang ina gamit ang telepono ngunit walang sumasagot. At naalala niya ang sabi ng mga sundalo na baka namatay daw ang mga ito sa nangyari noon na pag-atake ng Empire sa Japan. Kaya nasabi niyang mas maganda siguro kung mamatay na lang siya. Biglang lumabas si Delilah na inutusan ni Tayol na patayin ang babae. Sinabi nitong ayaw sana niyang gawin ito pero wala siyang magagawa. Hiniling ni Noriko na ayaw niyang makaramdam ng sakit kaya napaisip pa si Delilah kung ano ang gagawin. Dumating si Yanagida at tinutukan ang asasin. Ngunit umatake ang babae kaya bumaril ang sundalo, kaso ay naiilagan ito ni Delilah. Nagising ang iba pa at papalapit na sila nang muling umatake si Delilah at nagawang maseksak ng espada ang tagiliran ni Yanagida. Kaya napilitan ng sundalo na barilin ang taong rabbit at pareho silang natamba sa lupa. Nag-imbestiga ang mga sundalo at madali lang naman nilang nakuha ang nais nilang impormasyon mula sa mga katrabaho ni Delilah. Nakita rin nila ang sulat na binigay sa kanila at gamit ang advanced criminology ay nakuhanan nila ng fingerprints ang sulat. Kaya nabisto nila ang butler na traidor na nagbenta ng seal ng pamilya ni Pinya. Nag-isip ng paraan ang mga sundalo at inutusan ng general na sabihan ang lahat nilang kasama tungkol sa nangyari. Samantala ay hinanap at nilapitan ni Zorzal ang cook na spy ng Japan at sinabing ang sarap daw ng luto nito. At tinawag niya ito sa kanilang palasyo para magluto. Samantala ay nakita ng mga naghahanap na jet pilot ang dragon na lumilipad at ginulat nila ito. Alam nilang matibay ang armor nito dahil hindi tumetalab ang bala kaya inobserbahan muna nila ang kayang gawin ng dragon. Nalaman nilang mabilis din ito at kayang-kaya din nitong manatili sa hangin. Sinubukang atakehin ng mga pilot ang dragon pero sa huli ay umuwi silang may sira ang eroplano. Kaya pinagalitan sila ng kanilang boss at sinabing mga bakla daw sila. Samantala ay nakarating naman si na Yuji sa tahanan ni na Dushi kaya mabilis na umalis ang babae para sabihing naroon na sila. May mga elf na tinutukan ng palaso ang mga bida pero nakita ito ni Rory. Habang nag-uusap si na Dushi ay biglang dumating ang Flame Dragon na nag-iisa ang mata at putol din ang kamay. Kaya agad itong nakalaban ni na Yuji. Binabaril ni Yuji ang dragon ngunit hindi ito natatablan. Kaya inatake ni Rory ang dragon gamit ang palakol nito. Natama ng ulo ng dragon ngunit matibay ito.
Umatake din sila Lee na gamit ang mahika pero mabilis sa pag-ilag ang dragon. Nailigan ni Rory ang apoy ng dragon. Ngunit nahawakan siya nito at naitapon sa lupa. Kaya na-impress naman siya. Sinabi ni Yuji kay Tukan na patayin niya ang dragon na pumatay sa kanyang ama. At kahit na umiiyak ang babae ay pinahawak ni Yuji ang RPG at pinatamaan ang dragon. Pero iba ang sumabog at nakatakas ang dragon. Kinagabihan ay nakatulog ng mahimbing si Tuka. Nagtaka si na Rory at Lalina dahil walang gaanong epekto ang kanilang palakol at magic. Kalaunan ay pinakilala ni Dushi ang mandirigma niyang mga kalahi. Saka sinabi nilang kinakain daw ng dragon ang lahat ng makita nito dahil naghahanda ito para sa hibernation nito. Kinabukasan ay tinuruan ni Yuji ang mga elf kung paano gumamit ng RPG. Papunta sila sa tahanan ng dragon para doon kalabanin, at sa daan ay pinatulog nila si Tuka gamit ang mahika. Tinuro ng mga elf ang kuweba na pasukan kung saan natutulog ang dragon. Kaso ay takot si Rory na pumasok dahil takot siya sa madidilim na kuweba. Kaya sinabi ni Yuji na pwede siyang magbantay sa pinto sabay bigay ng radyo. Kumain muna sila at pagkatapos ay saka sila pumasok sa loob ng kuweba para puntahan ang mismong tahanan ng dragon. May nakita din silang mga bakas ng itlog pero sinabi ni Lalina na posibleng matagal nang umalis ang mga ito, at iisang dragon lang ang kanilang lalabanan. Nasinang ayunan din ng mga elf. Sa loob ay nakakita sila ng maraming mga espada na naipon, na alam nilang mula sa mga mandirigma na napatay ng dragon. Gamit ang C4 ay gumawa sila ng patibong para sa dragon. Sinubukan ni Yuji na kontakin si Rory pero walang signal. Sa labas ay nakita naman ni Rory na paparating na ang dragon at sinubukan din niyang tawagan si Yuji ngunit hindi niya ito marinig. Katatapos lang ng patibong na inayos ni na Yuji nang makita nila ang pagdating ng lumilipad na dragon. Naikinatakot ng mga elf. Agad itong pinasabugan ng isang elf na may kasama sa likod kaya nataman nga ang dragon pero nasaktan din ang mga kasama niya. Saka siya sinapak ng dragon kaya lumipad. Inasinta din ng isa pang elf ang dragon pero di tumalab ang pasabog, tapos nakain ang isa at naihagis naman ang isa. Inasinta ni Yuji ang dragon ngunit natapunan siya ng isa pang elf at natamba. Kinuha ng isa pang elf ang kanyan at binaril ang dragon na nasaktan. Ngunit kinagat nito ang babae na sinisigaw ang pangalan ng bida. Nagising si Tuka dahil sa ingay at nakita nito ang dragon, kaya naalala niya ang nakalipas na namatay ang ama niya dahil sa pagligtas sa kanya. Sinisi niya ang sarili pero sinabi ni Lalina na ang dragon ang tunay na may kasalanan. Ginising ni Dushi si Yuji na nawala ng malay. Saka kinuha nito ang RPG. Ngunit isa pang elf ang namatay na nalitsyon. Kaya binalak ni Yuji na i-detonate ang bomba pero naputol ang tali. Kaya mabilis niyang hinukay kung nasaan na ito at pinagdugtong ang wire. Nagagalit din si Lalina dahil inatake sila noon ng dragon na ito kaya sinubukan niyang paliparin ang isang espada na bumaon naman sa katawan ng dragon. Kaya natuwa siya at pinalipad ang maraming mga espada sa paligid at gamit ang kapangyarihan ay pinatamaan ang dragon. Nasaktan naman ang dragon at bumagsak, kaya sinamantala ito ng ibang mga elf para sana espadahin ang halimaw. Samantalang pinilit ni Legolas na tagpasin ang dragon pero ginawa siyang munchkin donut. Muling tumayo ang dragon at aatake sana sa tumitakas na mga bida. Pero nakita ito ni Tuka at muntik tawaging ama si Yuji pero naalala niyang iba pala ito. Kaya nagalit siya at ginamit ang magic ball na pinalipad sa langit. Lumabas ang kidlat at nakuryente ang dragon. Dahil sa kidlat ay nag-apoy ang paligid at na-activate ang mga nakatanim na C4 at sumabog ito ng pagkalakas-lakas na maging ang matigas na katawan ng dragon ay nagkalasog-lasog. Sumabog din pati ang kinatatayuan nito at nahulog ito sa ilalim. Muntik ding mahulog si Tuka, ngunit niligtas siya ni na Yuji at Dushi at nagawa nilang lahat na makalabas ng kuweba. Nagising din si Lalina at nagawang makalakad, ngunit nagulat sila nang makita nila si Rory na bogbog ang itsura. May nakalaban pala ito na biglang nagsalita na si Giselle. Isa rin itong apostle na kasama ni Rory at naglilingkod naman siya sa tinawag nilang Hardy. Lumapit ito at naipakitang idol nito ang kulay ni Thanos. Isa pala itong draconian at sinabi kay Yuji na nanghihina daw si Rory dahil sa pakikipagkasundo nito kay Yuji. At nagpipigil lang daw si Rory sa laban nila dahil kinukuha nito ang mga pasa na dapat sana ay para kay Yuji. Tinawag niya ang dalawang dragon na anak ng napatay nilang dragon kanina. Si Giselle din daw ang nanggising sa dragon para mapaamo nito ang dalawang anak nito. Sinabi nitong wala daw pakialam ang mga tao at elf sa kanilang usapan pero sinabi ni Rory na tao ang pumatay sa dragon sa sarili nitong bahay. Sa kanila tinuro si Yuji bilang dragon slayer. Kaya inutusan ni Giselle ang dalawang dragon na kainin ng bida. Pero mabilis na binuhat ni Yuji si Rory saka sila tumakbo lahat. Hinahabol sila ng mga dragon nang biglang dumating ang dalawang jet na backup ng mga bida.
Nakita nila ang dalawang dragon na mas maliit kaya agad nilang pinatamaan ang mga ito ng missiles, saka sinundan ng machine gun. Saka tinawagan ang artillery unit na nagpasabog din ng kanilang mga tangke kaya mas lalong na deadball ang mga dragon. Dahil dito ay natakot si Giselle na nagtago at agad na umalis para hindi siya makita ni Rory. Dahil nakapaghiganti si Tuca ay masaya na ito pero nasanay na daw siyang tawagin si Yuji na daddy. Pag-uwi nila ng barracks ay pinagalitan ng higher officer si Yuji at nasuspende ng 2 linggo bilang chief ng kanilang grupo. Dumating din ang general at bigla nitong sinabi ang mga commendations ni Yuji. Ginawa siyang head ng special research project sa mundong iyon at binigay din sa kanya ang malaking diamond at pag-aari na daw niya ang elf na si Dushi. Pinag-drive ni Yuji si Lalina dahil ito ang mas magaling matuto sa mga kasamang babae, kaya nagselo si Rory. Habang nagka-camping sa gitna ng gabi ay nagkaisa silang lahat na sasama sa bayan na pinagmulan ni Lalina. Bumaba sila ng sasakyan at mabilis naman silang sinalubong ng innkeeper. Kasama din ito ang isang Tinkerbell na tagahawak ng ballpen. At pinakilala din ang mga duwending alalay ni Cinderella. Matapos magpunta ng kanilang kwarto ang mga babae ay tinuro naman kay Yuji ang kanyang magiging kwarto. Pinagkamalan kasi siyang alalay kaya sa bodega siya pinatulog. Nagpalit siya ng damit at pumasok sa kwarto ng mga babae at nakita niya ang suot ni Lalina. Kultura daw nila na ang mag-apply na headmaster doon ay ganun ang isusuot. Ngunit kapag hindi katanggap-tanggap ang performance ni Lalina ay dudumihan nila ang kanyang suot at maglalakad siya sa bayan na madumi ang damit. Pero sinabi ng bida na kaya nga siya nag-aral ng husto para maging headmaster. Kaya pagdaan nila sa innkeeper ay nagulat ito dahil kay Lalina. Nagpunta sila ng kinaroroonan ng mga magician kung saan pinagbuksan sila ng isang matanda. Palagi nitong tinatawag si Lalina na Lily kaya naiinis ang bata. Aksidenteng natamba ang matanda at nadaganan nito ang mga gamit doon. Kaya nagalit ang isang babae na nagngangalang Arpeggio. Dalaga na pangalan ay panglolo. Sinabi ng matanda na may bisita sila kaya sumagot si Arpeggio na ipaghanda sila ng isang table para mag-usap sila ng nakababata nitong kapatid na si Lalina. Kaya nagulat si Yuji. Ipinakita na kinuha ng militar ang namatay na dragon. Magkasama naman si Sugawara at Pinya na masaya dahil sa nalalapit na pag-uusap ng Empire at Japan. Dahil pag naging ayos na sila ay tapos na ang trabaho nito at makakapag-concentrate na siya sa manga comics. Nagulat si Sugawara dahil nasa paligid lang ang batang si Sherry na may crush sa kanya at may kwintas na itong perlas. Pinaliwanag ng lalaki na bawal ang bata at matandang magkaroon ng relasyon sa Japan. Umalis ang lalaki pero makulit ang batang babae na sinusundan siya kahit saan magpunta ang lalaki. Lalong naguluhan ang lalaki nang sabihin ng bata na ilang taon na lang ay pwede na silang mag-asawa. Ngunit nagbiro lang ito at sinabing pwede siyang gawing asset ng lalaki para sa mga tao sa paligid. Kaya kinausap ni Sherry ang Vice Minister ng Japan at nagpakilalang malapit sa lalaki kaya pinag-isipan ng Vice Minister ang sundalo ng masama. Pero dahil sa bata ay nagawang mag-usap ng Vice Minister at ng iba pang mga babae doon. Samantala ay nababagot si Zorzal dahil sa hindi pa siya ang emperor. Masakit daw ang loob nito na katabilang niya ang trono pero hindi niya maupuan. Saka humingi ng tawad si Tayol dahil daw sa bagsak nilang plano ngunit sinabi ng prinsipe na wala siyang kasalanan. Umalis ang prinsipe at naiwan si Tayol na naging kontrabida ulit ang mukha. Saka inutusan nito ang alagang aso at may pinagawa. Binati naman daw ni Zorzal ang mga taong pinalaya ng mga Hapones pero nagpatuloy pa rin ang kanilang presentasyon. Binati ng Emperor si Sugawara at ang Vice Minister kaya nagagalit si Zorzal at mga kasama nito. Masaya naman si Pinya dahil matatapos na rin ang problema niya. Nakita ng hari ang namatay na Flame Dragon at napatanong ito kung sino ang pumatay. Kaya lumapit si Pinya kasama si Shandy at sinabing ang grupo ni Yuji ang pumatay sa dragon. Kasama niya si Rory the Reaper, 2 elf, at 1 mage na si Lalina na nagmumula sa kanilang nasasakupan. Nang marinig ito ng hari ay nagsaya siya dahil may representative ang kaharian niya. Inutusan niya si Pinya na hanapin si Lalina para parangalan nila. Pero kinagalit ito ni Zorzal at mga kasama na naiinggit. Masaya silang nagtoast para kay Lalina, ngunit pagkainom nila ng inumin ay nalason bigla ang hari. Pinatay ito ng misteryosong alalay ni Tayol. Kaya napangiti si Zorzal kahit na nagulat samantalang iniyakan ni Pinya ang ama. Dahil sa nangyari sa hari ay naging si Zorzal ang boss at tinipon nito ang maraming mandirigma at nag-speech ito, na hindi daw nila papayagang maging mahina sila. At sinabi niyang umpisahan nila ang pakikipaglaban sa Japan. Hindi naman ito lihim sa mga sundalong Hapones kaya naisip nilang hindi pa rin sila pwedeng mag-relax. Kinausap ni Pinya ang kapatid at nalaman ang plano ni Zorzal na balak pa rin niyang gamitin si Pinya sa peace talks relationship para sa Japan. Ngunit strategy lang ito para malito ang kanilang kalaban.
Saka tinawag nito ang tatlong nakalayang mga tao at ginawang generals. Sinabi ng mga ito na mag-hire sila ng goblin at mga bayaran na assassin para atakehin ang ilang mga bayan. Saka magdadamit daw sila ng damit ng mga sundalo para palabasin ng mga bad guys ang mga bida. Hindi naman payag si Pinya pero wala siyang magawa. Nakita ni Pinya ang isa pang kuya na si Dayabo. Aalis daw ito para manghingi ng tulong mula sa ibang kaharian. Sinubukan siyang pigilan ni Pinya dahil pag nagkaganoon ay masisira din lang ang kanilang bayan. Pero naiinis si Dayabo sa ugali ni Zorzal kaya umalis pa rin ito. Samantala sa kinaroroonan ng mga bida ay pinakilala ni Lalina ang matanda na si Mamosa. Hindi nila inakala na dati palang magkasama si Mamosa at Rory noon. Kaya natawa si Rory dahil tumanda na ang dating kasama. Nagtanong si Rory kung nasagot na ni Mamosa ang assignment na pinagawa niya noon sa wizard. At sinabi ng matanda na may sagot na siya. Sinagot niya ang tanong na bakit may magkakaibang nilalang sa mundong iyon. At ang sagot ay lahat daw sila ay nagmula sa mahiwagang gate. Nagbubukas at nagsasara daw ang gate at kada magbubukas ito ay may bagong nilalang na pumapasok. Kalaunan ay pinakita ni Lalina ang dala nitong laptop kaya nainggit si Arpeggio at sinabing mag-asawa na lang yata siya. Saka nagtanong ng tungkol kay Yuji kaya nabilawkan ang bida. Nagtanong ito kung single pa ang bida at sinabi ng iba na oo. Pero sinabi ni Lalina na hindi na dahil natapos na daw nila ang three-night session rule. Kultura daw nila sa mundong iyon na kapag nagsamang natulog sa isang kama ang opposite sex sa loob ng tatlong beses ay mag-asawa na daw sila. Pero sinabi ni Tuka na mas maraming beses daw silang natulog ni Yuji na magkasama. Pero kinontra ni Lalina na hindi daw pwede kasi wala siya noon sa sarili. Nagalit si Rory dahil kaya pala hindi daw siya kiniliti kahit minsan ni Yuji dahil busy ito sa ibang babae. Nagalit ang ate ni Lalina at kinuha ang sabaw ng curry, at malakas na tinapon ito sa ulo ni Lalina. Dahil dito ay nagset sila ng laban ng magkapatid pero walang patayan at si Rory ang announcer. Naglaban nga ang magkapatid na magician at nagugulat si Yuji dahil malalakas ang pag-atake nila. Tapos nakita niya ang barrier sa paligid ng dalawa. Sinabi ni Mamosa na kung sino man ang maunang makasira ng barrier ng isa ay ito ang panalo. Ginawang sasakyan ni Lalina ang kanyang magic staff at lumipad sa ere. Sinabi ni Yuji kay Rory na pigilan ang laban pero sinabi ng demigod na kung gawin niya iyon ay baka hindi na sila magbati kahit kailan. Nasa itaas si Lalina kaya ginamit ni Arpeggio ang kanyang elemental power at inatake ang nakababatang kapatid. Sumabog ang sinasakyan ni Rory at nagpanggap siyang nahuhulog, ngunit bigla siyang umatake palapit kay Arpeggio kaya binato siya ng piso. Pero nasaktan pa rin niya ang ate. Saka pareho silang natanggal ang sarili nilang barrier. Biglang may dumating na killer para sana patayin si Lalina pero pinatay ito ni Gray. Saka sinabi nito sa mga bida na umalis na sila dahil marami pang assassin ang darating. Ipinaliwanag ng dumating na dalawa na naging sikat si Lalina dahil sa pagkamatay ng Flame Dragon. Siya ang pinagkaguluhan dahil siya lang daw ang nasasakupang tao ng Empire. Kaya kahit ayaw maniwala ng ate nito pero tinalo na naman siya ni Lalina. Sinabi ni Gray kay Yuji na magsama silang labanan ang parating na killer na si Piper pero sinabi ng bida na tumakbo na lang sila. Samantala ay nalaman ng Japanese Army ang paggalaw ng maliit na grupo ni Zorzal. Pinapasok nito ng puwersahan ang bahay ng mga naka-house arrest na mga senators ng Empire. Sinabi ng mga sundalo sa kanilang general na umatake sila ngunit sinabi ng general na maghanda lang sila para anumang oras sila tawagin ay handa sila. Ipinakita na kumakain sina Castle at ang mga magulang ni Sherry. Ngunit sinabi ng mga katulong na parating ang mga tao ng prinsipe. Kaya pinatakas nila sa secret tunnel si Sherry kasama si Castle. Pagdating ng mga aaresto sa senators ay lumaban kasi ang mag-asawa. Kaya paglabas ni na Castle at Sherry sa tunnel ay nakita nilang nasusunog ang bahay na kanilang pinanggalingan. Babalik sana si Sherry pero sinampal siya ni Castle at sinabing huwag sayangin ang sakripisyo ng magulang. Pagkatapos ng sunog ay nakita ng mga kawal ang tunnel na dinaanan ni na Sherry at Castle. Naroon din si Tayol at inutusan ng mga tao na ayusin ang paghahanap sa kanilang target. Kaya nagplano ang mga masasamang tao kung paano nila palalabasin sa pinagtataguan ang mga hinahanap. Nasabi ng isa na hindi nila dapat hayaan na makapunta ang mga tumatakbo sa Jade Palace kung saan protektado ito ng kapangyarihan ni Pinya. Ngunit hindi daw ito malaking problema ayon sa isa pa. Nagugutom si Castle kaya naisip ng batang babae na maghanap ng kanilang pagkain. Kumatok siya sa pinto at humingi ng pagkain at saktong may perlas naman siyang pampalit. Sinabi ng lalaki na nagtatrabaho siya sa Jade Palace at sinabi ang oras kung saan nagiging kaunti ang bantay nito. Habang kumakain sina Castle at Sherry ay sinabi ng bata na dapat silang magpunta ng Jade Palace kung saan sila magiging ligtas. Nakita nila ang pagpasok ng mga gago sa bahay ng may bahay para hanapin sina Castle.
kaya lihim na tumakas ang dalawa. Ngunit nakita pala sila ng asong gago ni Tayol at pinatay pa nito ang may-ari ng tinuluyan nilang bahay. Nabalitaan ni Nabozes ang kaguluhan sa labas kaya pinaghanda nito ang mga kasama para maghanda sa digmaan. Nakarating sina Castle at Sherry sa Jade Palace at sinamahan naman sila ng dalawang bantay na naroon para makausap si Nabozes at iba pang bantay. Kaso ay hindi sila pinapasok ng mga bantay dahil hindi pumayag ang Japan. Pero sinabi ni Sherry na nais niyang marinig ang boses ng future husband nitong si Sugawara. Kaya muling nakiusap ang isang knight pero tumanggi si Sugawara noong una. Pero nang marinig nito ang boses ni Sherry na nagtitiwala sa kanya, ay napatingin siya sa bintana. Dumating ang mga sweepers at kinausap nila si Nabozes at Castle. Dahil hindi nakapasok si Castle ay una itong nahuli. Sakahin nila ng isang lalaki si Sherry na umiiyak at tinatawag si Sugawara. Biglang lumabas si Sugawara at sinabing gagawin niyang asawa ang bata kapag nasa tamang edad na ito. Kaya pinagtanggol ng kawal ang bata at hinayaang makapasok sa teritoryo ng Japan. Masaya namang niyakap ni Sugawara ang batang babae at niyakap niya ito sa ilalim ng Sunrise. Child abuse. Dahil dito ay nagalit ang mga kalaban at sinabing hindi daw sila maliligtas ng anumang treaty dahil sa pagtulong sa isang kriminal. Kaya naglaban ang magkabilang grupo. Ngunit mas malayong magaling ang nagbabantay sa Jade Palace at madali lang nilang tinatalo ang mga taong nakamaskara ng rabbit. Nakita din ito ng Vice Minister at tinawagan ang mga kakilala. Sa Japan ay sinubukang kausapin ni Kano ang boss nilang si Morita para mailikas ang mga delegates nilang nasa Jade Palace pero sinagot ng kalbo na hindi. Dahil sabik ang mga tao na makita ang mga nilalang na nagmula sa kabilang mundo. At mainit ito sa mata ng press kaya delikado pag nagkamali sila ng hakbang. Nagpatuloy ang paglalaban ng mga Rose Knights at ng mga Sweepers at natalo ang mga kalaban kaya sila tumakbo. Samantala ay pinakita naman sa labas ng military base si Noriko na kasama ang isang reporter na ang mahalaga lang sa kanya ay maraming makapanood ng kanyang balita. Samantala ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga matataas ang rangko ng mga sundalo na sinamahan ni Nakurikawa. Hindi daw sila interesado sa mapa pero pagdating sa bookstore ay nagunahan silang bumili sa benta ni Catwoman. Muling pinakita ang mga bida na nakabalik sa pinanggalingan na nilang syudad. At doon ay hinihintay sila ng mga tauhan ng innkeeper. Pagsapit ng gabi ay sinaksak ng mga maliliit na pangit ang mga inaakala nilang natutulog. Ngunit nagtapon si Yuji ng flashbang at nasilaw ang mga mata ng mga ito kaya sila madaling nahuli. Dumating ang innkeeper at nagulat sa ginawa ng mga tauhan niya kaya humingi sila ng tawad. Sinabi ni Gray na may kapangyarihan daw ang Piper Man para magbalat kayo at kontrolin ang isip ng mga nilalang para pumatay para sa kanya. Pinatawad nila ang mga duwende at sinabi nila Linan na ang isang nakaranas ng maskam ay nag-iingat na sa susunod kaya mas pinili nilang manatili sa inn. Nag-isip ang mga bida na huhuliin nila ang Piper Man at gagamitin nilang asset si Shandy dahil ito lang ang hindi nakita ng mga innkeeper. Kinabukasan paggising ni Yuji ay nakita nitong nasira ang labas. Kaya pinaliwanag ni Gray na may dumating na messenger at nailathala ang balita ng pagpatay nila sa Flame Dragon at pinakabida si Lalina. Naisip nilang something smells fishy sa Empire na ayaw nilang ipabalita sa buong kaharian. Samantala ay pinatawag ni Zorzal ang tauhan nitong boss ng mga umatake sa Jade Palace. Kinwestiyon siya ni Zorzal kung bakit natalo ang mga tauhan niyang lalaki sa mga knights na nagbabantay sa Jade Palace. Kaya nagdahilan ito na muli siyang aatake doon para kunin si Sherry. Samantala habang naliligo si Pinya ay tinawag siya ng mga tauhan ni Zorzal na ginawa niyang general. Pagdating nito kay Zorzal ay sinabi ng kuya na isuko na nito si Sherry para hindi madamay ang mga taga-Japan. Pero sinabi ni Pinya na bahala siya sa Jade Palace samantalang bahala naman na si Zorzal sa kaharian. Aalis na sana siya pabalik ng Jade Palace pero pinigilan siya ng kapatid at ibibilanggo muna. Dumating ang mas maraming mandirigma sa harap ng Jade Palace kaya nagulat ang mga bantay at mga mandirigma. Kaya tinawagan ng Vice Minister si Kano at kinausap nila ang boss na takot sa media. Nagawa nilang makumbinsi si Panot at binigyan sila ng abiso na magpadala ng tulong sa Special Region para iligtas ang mga Japanese delegates. Nagtataka ang mga mandirigma kung bakit kailangan nilang labanan ang kanilang mga kasama. Ngunit umatake pa rin sila nang utusan sila ng boss. Samantala ay nakita ni Shandy ang mga duwende na nagbabantay ng inn. Nilapitan sila ng isang babae na nagsabing kailangan nilang sabihan si Lalina ng plano para mahuli ang killer na Piper. Paglabas ng babae ay sinundan ito ni Shandy. Sa inn naman ay hinihintay ng mga bida ang pagdating ng babae. Dumating nga ito na uhaw na humingi ng tubig. Sinabi nito ang pagsunod niya sa misteryosong babae na sinundan niya. Ngunit nawala din sa paningin niya. Kalaunan ay lumabas ang mga bida para sa celebration ng pag-apply ni Lalina para maging master.
Ngunit habang nag-uusap ay napansin ni Yuji si Gandalf na naglabas ng punyal kaya tinutukan ito ng bida. Sinabi ng matanda na ninakaw daw ni Lalina ang lahat ng pinaghirapan niyang magic na diniscover. Pero alam ni Yuji na kagagawan ito ng Piper na nagpanggap na Lalina dahil may kakayahan itong magbalat kayo. Dumating ang oras na si Lalina ang mag-speech sa harap. Kaya sinamantala ito ng babaeng killer at inilabas ang kutsilyo at tinalon si Lalina. Hindi naman mailigtas nang nahuling si Yuji si Lalina, ngunit biglang tinamaan ng maraming mahika si Nora na nakuryente kaya bumagsak. Nagulat si Yuji dahil nakapaghanda na pala ang mga magic users dahil alam nilang may nagbabalak patayin si Lalina. Iniwan na nila si Lalina sa harap para gawin ang speech, pero bigla itong sinaksak ni Shandy sa dibdib, kaya natamba si Lalina. Samantala ay pinagpalit ng mga bata ni Zorzal si Pinya ng kadena. Sa Jade Palace ay muling natalo ang mga kawal ni Zorzal kaya pinagalitan ng patutot ang leader ng pagsalakay. Pero marami na ring nasaktan sa mga kasama ni Bozes, at nauubusan na sila ng pagkain. Nagpaplano pa lang ang dalawa na kailangan nilang mailigtas ang prinsesa sa pagkakakulong ni Zorzal, nang biglang umaatake na naman daw ang mga kalaban. Ipinakitang tuluyang ginawang alipin ang prinsesa na hinihila ng mga sundalo at ikinulong sa dungeon. Pinipilit niyang huwag maiwan ng mga sundalo pero dumating si Tayol na tinatawanan siya at pinasabi ang message ng kuya na natalo daw siya. Samantala ay ginising ni Yuji si Lalina sa isang pagamutan dahil ayos pa ito. May suot pala itong armor nung saksakin siya ni Shandy kaya hindi siya namatay. Tinali nila si Shandy at sinabi nito ang totoo na hindi siya napa sa ilalim sa kapangyarihan ng Piper Killer. Kundi ay naisip niyang isakripisyo si Lalina para mailigtas si Pinya. Dahil kung dadalhin ni Shandy ang ulo ni Lalina kay Zorzal ay maniniwala ang prinsepe na sakop niya ang prinsesa. Ngunit pinagalitan siya ni Gray at sinabing ang mas magandang gawin ay pumunta ng kapital at iligtas si Pinya. At kung kinakailangan ay patayin nila si Zorzal. Dumating ang inutusang messenger ni Gray at sinabi nito ang nangyari kay Pinya. Samantala ay natanggap naman ng general ang utos para sa rescue mission nila para sa mga kasama sa Jade Palace. Kaya naghanda ang mga sundalo ng gabing iyon para sa pag-atake. May naunang grupo na nakarating sa Imperial Capital at inatake ang mga dragon na walang laban. Saka nila minasaker ang ilang mga kawal na nagbabantay sa labas ng West Gate. Sinaksak nila ang ilang lumalabas at saka nagtapon ng granada sa loob ng isang kwarto. Saka agad silang pumasok at pinagraratrat ang mga kawawang kawal. Saka dumating ang mas maraming grupo ng mga army at nagtalunan sila sa ere at nagparashoot. At parang bulaklak na nagpatihulog ang mga sundalo sa ere na ikinagulat ni Zorzal na napanganga dahil sa paghanga. Sinabi ng mga general niya na kailangan nilang lumaban, pero natatakot siya nang sabihin ng isang kawal na napasok na ang West Gate nila. Pero dumating ang paborito niyang mabahong pepe na si Neiko ang prinsipe para manatili sa trono nito at hindi tumakbo. Nagawang makalapag ng ligtas ng mga sundalo at agad silang umatake at walang laban ang mga kawal dahil sa baril ng mga sundalo. Ngunit nakita nila ang mas madaming mga sundalo na nagbabantay sa isang tulay. Kalaunan pa ay nagpunta ang mga sundalo sa kani-kanilang mga objectives. Sina Shino kasama ang iba pa ay sinamahan ang mga kasama nilang taga-empire na walang malay sa gawain ni Zorzal. Kasama rin dito ang hostess na Charlie's Angel na mahilig sa Swako. Mabilis naman ang pagpapatakbo ni Yuji sa sasakyan nila para maabutin ang mga kasama dahil ayaw niyang may mamatay sa mga ito. Napaligiran naman ang grupo ni Nabozes sa Jade Palace pero nakaabot na rin ang army doon. At mula sa damuhan ay madali lang nilang pinaulanan ng bala ang mga kawawang kawal. Nagpalipad ng maraming palaso ang mga kawal at isang sundalo ang nasugatan. Pero sa huli ay madali pa rin silang tinalo ng Green Army dahil sa kanilang mga kanyon at baril. Maging ang boss na tauhan ni Tayol ay inabutan ni Nabozes at pinutulan ng ulo. Kalaunan pa ay nasecure nila agad ang Jade Palace at pumasok sina Tomita at nakita sina Sugawara at ang mga kasama nitong ligtas. Kinausap ni Bozes si Tomita at sinabi nitong sasamahan daw nila ang mga sundalo palabas. May mga kasama silang kawal na nasugatan at hindi makagalaw at iiwan sana nila. Pero sinabi ni Tomita na sundalo sila at hindi nang iiwan ng kasama. Kaya binuhat nila ang mga ito at sinakay sa Chinook para dalhin sa mas ligtas na lugar. Saka sumakay si Bozes ng kanyang kabayo at sinabing kailangan niyang magpunta ng kapital para iligtas si Pinya. Kaso ay sumunod din ang right hand niya kaya naiwan si Natomita na nabudol ng sexy. Sinabi naman ng mga general ni Zorzal na natalo ang mga kawal nila at naubos silang lahat. Nagtanong si Zorzal sa paborito nitong laruan. Kaya sinabi ng babae na mas maganda kung utusan pa ni Zorzal ang mga kawal na umatake sa Jade Palace. Tumanggi ang mga general pero pinagalitan sila ng utu-utong Zorzal. Nakasakay sa chopper ang mga senator na kasama ng Green Army at ligtas silang nakaalis lahat.
Nakarating si Bozes sa Empire Capital pero sinalubong siya ng palaso. Sinabi niyang siya ang leader ng Rose Knights at naroon siya para kay Pin niya. Pero loyal ang mga kawal kay Zorzal kaya mas inatake nila si Bozes. Namatay ang kabayo ni Bozes kaya niligtas siya ng kasama at umalis sila. Nakaalis na ang karamihang mga sundalo sa Empire dahil naligtas na nila lahat ng sibilyan at mga royal blood. Pero nagtataka ang mga tao ni Colonel Tomita dahil di pa sila umaalis. Hinihintay pala nito sina Bozes sa kanilang tagpuan. Dumating nga ang mga babae na hinahabol ng mga kawal. Kaya inutusan ng Colonel ang mga tao na ratratin ang mga kalaban. Kaya sinunod ito ng mga sundalo at pinaputukan ang mga kalaban. Nagawa nilang masalo ang mga naitapon na mga babae. At mabilis silang sumakay ng chopper kung saan muntik na silang maabutan ng mga maraming sundalo. Sa ere ay napaiyak si Bozes dahil sa hindi nila nailigtas si Pinya at nagmakaawa ito kay Tomita na iligtas nila ang prinsesa. Ngunit pinaliwanag ng Colonel na wala pa silang magawa sa oras na iyon. Sa trono ay nag-report ang mga general kung gaano kalaki ang pagkatalo nila. Nagtanong si Zorzal sa paborito nitong Cunejo Girl at sinabi ng babae na sabihin niya sa mamamayan na natalo sila. Ngunit muli nilang makakalaban ang Japan dahil hawak pa nila si Pinya na peacekeeping officer nila. Mabilis namang nakabalik si Yuji sa kanilang base at agad siyang kinausap ng isang boss. Misyon niyang iligtas si Pinya at akala niya kung mag-isa lang niya. Pero biglang lumabas ang mga dating kasama at nais siyang samahan. Nag-meeting ang grupo at bumuo ng plano kung paano makapasok sa kaharian. Pagpasok daw nila ay mahahati sila sa dalawang grupo para puntahan ng sabay ang Emperor at si Pinya para ma-rescue. Nagpanggap na Kariton Boy si Yuji habang unti-unting minamaneho ng mga babae ang sasakyan nila na naka-disguise din. Hindi sana sila papapasukin ng bantay sa gate pero nagpakilala sina Lalina at Rory na sila ang sikat na Dragon Killer at pinapatawag sila ni Zorzal, kaya nakapasok din sila. Hinila si Pinya ng mga sundalo at pinagko-question sa harap ni Zorzal. Pinaratangan siya na nagkasala sa pagbagsak ng Empire dahil sa pakikipagkaibigan niya at pagtulong sa mga Japanese Army. Samantala ay pinatulog ni Lalina at Tuka ang mga kawal na nagbabantay sa pasukan. Sa kabilang grupo ay pinakitaan lang ni Dushi ng malalaking siopaw ang mga bantay kaya natutukan tuloy sila ni Kurokawa. Sa harap ng trono ay patawa-tawa si Zorzal dahil balak daw nilang hintayin ang pagbabalik ng mga Japanese Army para sa peace talk at iligtas si Pinya. Pero sa oras na iyon ay aatakehin nila ang mga ito at may kasama na silang malaking ogre. Ngunit biglang pumasok ang mga bida na binuksan ang pinto. Natakot si Zorzal at inutusan ng kawal na atakehin sina Yuji. Pero sinabi ni Yuji na kasama nila si Rory the Reaper at ang matapang ay pwedeng lumaban. Pero lahat sila ay takot. Tinawag ni Zorzal ang giant ogre nito na nagbabantay sa labas at umatake naman ito. Sinubukan niyang saktan si Lalina pero mabilis itong nakailag gamit ang lumilipad na staff. Nagawa pa nitong umatake ng magic. Nasasarapan si Rory dahil kapag mas malaki daw ang kalaban ay mas masarap. At hinati nito ang kamay ng ogre saka pinaulanan pa ni Lalina ng mahika. Kaya bagsak agad ang ogre, na mas lalong kinatakot ni Zorzal. Nang kukunin na ni Yuji si Pinya ay naghamon pa daw ng one-on-one si Zorzal kay Yuji pero may bumaril sa lupa na kinatigil ni Zorzal. Nagbanta si Yuji na hindi na pwedeng pakialaman ni Zorzal sina Lalina at Pinya dahil tigok siya sa susunod. Paglabas nila ng kaharian ay agad silang sumakay ng Humvee. Pero nagpakandong pa rin si Rory sa bida dahil sa taglay niyang Chicken Joy. Pupuntahan nila si Kurokawa na hawak na rin nila ang Emperor na nasa ayos na kalagayan. Nagawa nilang mabaril ang ilang kalaban at masundo si Shino at Tuka na busy sa pakikipaglaban. Kinuha din nila si Kurokawa at habang papalabas sila ay sanaran ng mga kawal ang pinto. Ngunit pinasabog ito ng grupo ni Tomita at malaya silang lumabas ng front gate. May mga sumunod pa rin na mga cavalrymen pero napasabugan lang sila ng landmine at bumagsak. Sa sasakyan ay sinabi ni Yuji na ang priority nilang ma-rescue ay si Pinya at pangalawa lang ang Emperor. Dahil ito daw ang misyon na binigay sa kanila ng Japan. Biglang nagsalita ang Emperor na nakikinig pala kaya agad nilang inasikaso. Sinabi nitong nais niyang gawing Crown Princess si Pinya dahil karapat dapat siyang manguna sa Empire. At sinabi pa nitong ipapaubaya din nila sa Japan ang pagplano sa susunod na hakbang. Sinabi ng Emperor kay Pinya na nasa kanya ang desisyon kung kakalabanin niya ang kuya o hindi. Samantala sa kaharian ay sumakay ng mga karuahe si Zorzal kasama ang mga general nito dahil aalis muna sila ng kaharian. Ayaw sana ng general dahil mawawalan sila ng kontrol ngunit nagalit si Zorzal. Pero bigla siyang nakarinig ng putok ng baril sa utak nito dahil sa pagkatalo at parang nababaliw. Nag-iisip din ang paborito niyang Cunejo Girl na dahil sa pagbagsak ng kanilang kaharian ay nais niyang pabagsakin ang Empire ni na Zorzal. Ngunit nalulungkot daw siya at naiiyak dahil sa resulta.
pagkakapaglipas pa ng panahon ay dumating ang koronasyon ni Pinya na magiging reyna ng empire. Umakyat siya sa harap ng trono ng ama at nangako para sa kapayapaan ng empire at ng Japan. Naiiyak sa kasiyahan si Kurata sa nakita. Naroon din ang iba pa at nagulat ang mga sundalo nang makitang naging magkapares ang mga kakilala nila. Napansin ni Shino na wala si Yuji, kaya sinabi ni Kurata na nagpaalam ito para sa kanyang hobby na Yutako. Ipinakita si Yuji na masayang tumatakbo at excited na bumili ng paborito nitong manga. Pero nadapa siya, at nagulat nang makita ang tatlong chicks na sina Rory, Tuka at Lalina na sinundan pala siya. Dahil sa kanila ay bigla silang pinalibutan ng mga paparazzi. Kaya tuloy dumating ang pulis at inaresto ang bida kasama ng mga chicks nito. Nakita pa sila ng ex at napatanong kung bakit nahuli ang bida. Kaya sinagot na lang nito na nais lang naman niyang magbasa ng comics. At natapos ang series. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago.